Goal ko is umabot ng 100 na person ang minomonitor ko by next year. Pag ako mismo personally nag-handle, talagang ang ganda ng nagiging growth sa network. Oo nga, nakakapagbayad ka ng mga utang mo before, but the question is, ano ang ibabalik niyan sa'yo? O sige, bayaran mo sila ng bayaran, may ibabalik ba? Ang ibabalik sa'yo kadalasan yun is only peace of mind. Pero ang bottom line para sa akin, what if wala kang kinita sa network, makakapagbayad ka ba? If you know, you'll know what you know less and less. Ibig sabihin, ang isang bagay na alam mo, malalaman mo na ang iyong alam mo, kukunti pa lang pala. Hi classmate! Kumusta po kayo? And katatapos lang po natin mag-gym. Yun na po ang routine ko right now kasi may mga adjustment ako at nagpa-practice lang ako ngayon kasi in preparation para by 2024. Kaya right now, pag-uusapan po natin is how to make plan. Paano ka ba gagawa ng plano sa buhay, especially right now na ito yung pinaka magandang panahon kasi ngayon is December and by next year is New Year na naman by 2024 na. And ikukwento ko sa inyo ano yung mga ginagawa ko na actual and updated para kayo na lang po o paano nyo gagayahin. Okay, number one, ang kailangan po natin gawin is identify yung goal. Kasi ito yung lagi ko po itong sinasabi, ito yung magde-decide ng decision mo kung magiging tama siya or mali. Kasi kaya nagkakaroon tayo ng confusion minsan sa buhay natin kasi ang dami natin pinapakinggan. And ang worst, magkaiba naman kayo ng goal. Tapos nakikinig ka sa kanya, iba naman pala yung goal niya. Kaya magkakaroon ka talaga ng confusion pagdating dyan. Kaya number one, you just need to identify kung ano ba ang goal mo. Kasi katulad sa akin, ang goal ko, currently right now, na-stock up po kami dito sa Technocrat sa Bicol ng nasa 200 plus na hovers. And ang goal po talaga namin is mag-umabot ng 1,000 na hover. Ibig sabihin, ito yung mga full-timer na nandito po mismo sa Bicol na walang ibang ginagawa kundi kasab katulad po namin, kundi mag-network. Kaya yun ang goal ko by next year. At sa ating number 2, break it down in a smaller task. Kasi syempre, pag ang task mas malaki, mas overwhelming, mas ang hirap siyang gawin. Pero pag ang task mismo maliit, excited kang gawin at laging lalong gusto mo pang ulit-ulitin. Kaya sa akin, hinati ko lang, sinimplify ko lang ng sobra ang araw-araw ko. Hindi ko naman dinitali lahat ng sobra-sobra kasi masakit din masyado sa ulo. Basta at least meron lang muna akong susundin. Ang susundin ko, 2 hours po ako mag-gym. Kasi ito po yung moment na mas nakakapag-isip-isip ako. Actually, ito yung me time ko and ito yung oras na nakapag-strategize ako. Kasi habang papunta akong sa gym, ako po mismo nagda-drive. Then habang nasa loob po ako ng sasakyan, nagsasalang naman po ako ng mga motivational, inspirational na mga speeches or videos na pinapakinggan ko. Na ang kagandahan, video kasi nasa cellphone lang. Okay, i-explain ko lang. Ngayon, pinapakinggan ko siya araw-araw. Actually, yun talaga music ko eh. I seldom makinig ng music. Kaya nga right now, wala talaga ako masyadong, hindi na ako updated kung ano yung mga music meron sa ngayon. Kasi halos everyday ang pinapakinggan ko lahat motivational or skills or kung ano yung gusto kong matutunan at maging updated ako. Kaya papunta doon, pag-gym is nakikinig ako ng training. Then pagdating sa gym, syempre kagandahan naman yung katawan mo. Kasi goal ko rin po talaga na magkaroon po ng abs and sa awa po ng Diyos. Okay, mag 23 years old at ako pangarap ko na po magka-abs. And hanggang ngayon po, wala pa rin po. Sabi ko, huwag mo lang tantanan yung goal mo, mangyayari din yan. Eh, currently by next year, I will be 41. Kaya sabi ko, dapat talaga matapos ko na tong abs na to. Okay, kaya yun po isang goal ko naman sa pag-gym. Siyempre, napakaganda na ang katawan mo gumagalaw. Maganda na, mas ano siya eh, kumbaga na nai-stress at napapagod kasi mas healthy din po siya. And ang isang pinaka-favorite part ko pag nag-gym is yung sauna. Kasi pag nagsasauna po ako, talagang almost 15 minutes, tinatapos ko po siya. And since hindi po ako nagdadala ng cellphone, kasi baka pwedeng possible masira yung cellphone mismo sa loob ng sauna, kaya yun yung pinaka-moment ko na nag-iisip talaga ako ng ano yung mga dapat kong gawin, ano yung mga mali kong nagawa, ano yung dapat kong i-improve, ano yung mga gusto kong goal na panibagong dapat ma-achieve. Kaya yun yung ginagawa ko. Number 2 hours siyang pag-gym, kasama na lahat, travel time and back and forth. And 4 hours. 4 hours po ako na wala po akong ibang gagawin kundi magko-call ako magko-call. Kasi right now, minomonitor ko po lahat ng mga leaders ko. Kasi ang goal ko yung mga kumikita ng 20, 30, kumita ng 50, yung kumikita ng 50, kumita ng 100, yung mga nagsisix figures, magkalahati, yung mga nagkakalahati, mag-7 figures,
yun po yung mga goals ko sa kanila. And currently, ang goal ko is umabot ng 100 na person ang minomonitor ko by next year. Currently, right now, 28, 7, siguro around nasa 50 po ako ngayon ang minomonitor ko. And this will be every month. Na hindi ko naman po sila actually kakausapin araw-araw. May monitoring lang ako ng sales na nangyayari sa network nila. At ang gagawin ko doon, at is alam ko, pag medyo bumababa, tatawagan ko, i-check ko anong nangyari, anong pwede ko maitulong, ano yung gagawin ko. Kasi sabi ko, training ako ng training classmate sa mga iba't ibang leaders ko. Kaya lang nagiging problema ko, may mga ibang nagigets nila, may mga ibang hindi, or worse, may ibang misinterpreted nila yung mga training. Then sabi ko, kaysa pahirapan ko pa sila, di right now, mas mag-open up ako ng communication na halos lahat sila pwede magtanong sa akin, kausapin nila ako, then ako nang magde-decision for them. Di para silang lahat ang naging avatar ko na yung galing ko, yung natutunan ko for 20 years or for the 40 years of all my life, na yun ang magiging dedication ko sa kanila. Kaya, taka lang, inyong muna ang kape. Ah, sarap. Ngayon, yun ang magiging, anong tawag yan? Yun ang magiging excited ako kasi parang ako nang magde-decision for them. Rather than magkakamali pa sila, magkakaroon pa sila ng trial and error kasi na-realize ko, classmate, pag ako mismo personally nag-handle, talagang ang ganda ng nagiging growth sa network. Kaya lang, nagiging limited siya palagi kasi dati, ang ina-handle ko lang yung mga ako mismo nag-recruit. Then, nung tumagal, nag-handle na ako ng kahit hindi ko mga downlines. And right now, talagang mas again, ito na yung pinaka masasabi ko na parang extravagant masyadong goal ko sa life kasi 100 ang may mentoran ko by next year. Madugo po talaga ito. Kaya nga, nakaset na yung mind ko, 2 hours ako mag-gym, 4 hours ako magsasagot ng call, magkatawag. Para, bakit meron akong 4 hours? Para alam ko na nakaready ang katawan ko, nakaready ang utak ko na for 4 hours na yan, lahat yan mga concerns, mga advices na gagawin ko. Kasi ang minsan ang mahirap po sa atin, syempre gusto mo na rin minsan magpahinga, tapos biglang may problemang darating, mas mabigat dalhin eh. Unlike kung nakaready ka na alam mo sa 4 hours na yun, doon ka talaga sasabak sa lahat ng klaseng problema pwede mong harapin. Kaya 4 hours ang work ko, then after 2 hours ulit, that will be my vlog. Diba? Every day ako gagawa ng vlog and sana magawa ko na, pero malaking improvement na rin, classmate, kasi last month medyo marami-rami tayong videos na upload and currently right now, eto naman, simulan na naman natin. Kaya yun po yung 8 hours na working hours ko na masabi kong tatrabaho ko. Pero again, hindi ibig sabihin po noon na 8 hours lang eksakto. Hindi ko na po dyan sinama yung mga minsan mentoring, hindi ko na po dyan sinama yung minsan may mga imimit akong tao. Hindi katulad to. Ito, may mga check-in na naman po ako. Pipermahan ko pa to. Diba, dahil ko pang mga ibang gagawin after this vlog. Kaya, hindi na yung kasama doon. Pero yung 8 hours na sinabi ko, by hook or by crook, tama ba? Kailangan ko po siyang magawa everyday. Kaya, yun po yun. At sa ating number 3, you need to set deadlines. Diba, lagi nangyayari naman sa atin to. Parang sa school, hindi naman matatapos ang project kung walang deadline si madam. Diba? Kasi nga, ako, lalo na ako, napakagaling ko pong gumawa ng project. Kasi pag nakakatapos po ako ng project, example, ang project Friday isusubmit. Sasabihin ko, Sunday, hindi ako lalabas, hindi ako magbabasketball, hindi ako maglalaro, kundi tatapusin ko yung project ko. Good news, wala po akong magagawa niyan. Sabi ko, sa Monday na lang, good news, wala pa rin po akong magagawa. Hanggang mag-Tuesday, hanggang mag-Wednesday, hanggang mag-Thursday. Pinakamalupit dyan minsan, Friday in the morning, dun ko natatapos yung project ko. Kaya, parang sa atin din, kailangan ng deadline para meron kang sense of urgency at para mas napapabilis din yung dapat mong gawin. Kasi pag walang deadline, marirelax ka lang talaga palagi. Kaya napaka-importante na meron kang deadline sa mga dapat mong gawin. Number 4, you need to prioritize. Ano ba yung pinaka-dapat mong unahin? Or ano ba ang pinaka-dapat mong bigyan ng oras mo? Kasi our money is energy. Our time is energy. Meron akong isang downline na kumikita siya ng malaki. Then habang kumikita siya ng malaki, napapansin ko, laging ubos pa rin pera niya. Di natanong ko, sabi ko, saan mo ginagamit yung pera mo? Bakit ang bilis naman maubos? Eh sabi niya, binabayaran ko po yung mga utang ko dati. Sabi ko, utang mo? Paano ka nagkaroon ng utang? Sabi ko, ang liit lang naman ang gastos mo, di ba, sa pag-network? Utang ko po yun bago ako mag-networking. Sabi ko, honestly, mali ginagawa mo. Kasi sabi ko, oo nga, nakakapagbayad ka ng mga utang mo before, but the question is, ano ang ibabalik niyan sa'yo? O sige, bayaran mo sila ng bayaran, may ibabalik ba?
Ang ibabalik sa'yo kadalasan yun is only peace of mind. Pero ang bottom line para sa akin, what if wala kang kinita sa network? Makakapagbayad ka ba? Sabi niya, hindi. Oh, sabi ko, ito gawin mo. Yung pera mo sa network, ilagay mo ulit sa network. Pag medyo stable na ang takbo ng network mo, ibig sabihin ng stable, consistent na yung kita mo, dun ka na pumunit unti-unti para makapagbayad ka. Kasi kung ang gagawin mo, yung lahat ng kinikita mo, kasi nagiging utak-empleyado ka pa rin eh, na pag sinabing utak-empleyado, ang budgeting mo lagi, monthly. Dapat para kang farmer ang budgeting mo kung kaya mong 6 months, 1 year ang nafo-foresee mo. Now, ang bottom line para sa akin, ang dapat mong gawin, yung kinikita mo, ilagay mo muna ulit sa negosyo mo or sa network mo. Pag kumikita ka ng malaki, kunit ka ng unti-unti hanggang mabayaran mo. Ngayon, hindi niya ako sinunod. Dulo, in every business, there's always fluctuation. Kaya may tinatawag po tayo kahit anong negosyo. Ultimo nga sa pagmamanok, dun ko na-realize ang pagmamanok pala, parang nagpapalit sila ng balahibo. Parang hindi ko alam kung ilun, nakalimutan yung term nun. Basta pag nagpapalit sila ng balahibo, umihina yung pangingitlog nila. O diba, lalo na minsan pag maulan din, kung hindi naman naka-free range sila, umihina din ang pangingitlog nila. Then dun ko na-realize na lahat may ganun. Sa resort, diba, may tinatawag na peak and lean season. Diba, sa lahat, sa example, sa ating sa malls, peak season po ngayon na December. Pero probably, pag January, medyo magdi-decline ng konti ang sales. Lahat may ganun eh. Ang importante sa negosyo, anticipated mo pag medyo humihina. Alam mo kung anong dapat mong gawin. Ngayon, pag ikaw yung tipong taong ubus-ubus biyaya. Meron pa ako isang nakasama. Nung pandemic days, kumita ng sobrang laki. Hindi man lang nagtatanong sa akin or sa amin. Bumili ng sasakyan, bumili ng bahay, bumili ng kondo, lahat. Ang problema, hindi naman niya cash binili, hulugan niya. Ngayon, halos sinakto niya kung magkano yung kinikita niya, yun din ang ginagastos niya. O di nung humina ng konti yung kita niya, hindi na niya makoop up yung expenses niya, anong pinakamadaling gawin? Manghihiram ka sa labas. Pag nanghiram ka sa labas, ang pinakamabilis hiraman, sigurado ko yun din ang may pinakamalaking tubo. Ngayon, nagbabayad ka dun sa babayaran mo, nagbabayad ka pa dun sa utang mo kasi tumutubo, eh what if the following month lalong humina pa income mo, di lalong sakit ng ulo. Kaya ito, dito napaka-effective yung sinasabi na you need to live below your means. Ibig sabihin, kung kumikita ka ng 100K, gastos ka lang mga 5,000, 10,000, 20,000. Huwag mo agad habulin yung kita mo. Kasi nga, lalo na kung hindi pa naman yan tuloy-tuloy. And again, there's no such thing. Diba? Wala naman bagyo na tuloy-tuloy. Walang init na tuloy-tuloy. Laging may uncertainty nangyayari. Kaya napaka-importante dapat ready tayo lagi sa uncertainty. Kaya napaka-importante na sa inyo, hindi ko po alam kung ano po yung goals nyo. Pero bottom line, dapat ang ginagastosan mo or ang binibigyan mo ng energy, ito yung mga bagay na goal mo mismo. At sa ating number 5, download new skills. Ako nung nag-network ako, I'm not good in public speaking. Hindi ako marunong yung makipag-usap kung kani-kaninong tao. Mas nasanay ako dati na kung sino ang kakilala ko, yun lang kakausapin ko. Now, nung nakita ko sa pag-network dito sa ginagawa ko is kailangan yung skills na yon, then dinevelop ko. Pinag-aralan ko pa paano maging magaling mag-talk, pinag-aralan ko paano magkaroon ng karisma, pinag-aralan ko pa paano mag-organize. Lahat yan, napag-aaralan yan. Tandaan mo, classmate, kung ano man ang skills na nakikita mo sa ibang tao, pwedeng-pwede mo yung matutunan. Tandaan mo, hindi naman to kanta or sayaw na ang kanta, di ba, may mga iba-ibang klaseng voice, di ba, may mataas, may mababa. E paano kung mababa boses mo, di mahirapan ka ng kantayin mataas? Hindi naman ganun ang pag-aaral mo sa business, napaka-basic. Napaka-basic ng mga skills na kailangan mong matutunan. Bakit ko nasabing basic? Kasi madali po siyang matutunan. It will take you few days or few weeks sa totoo lang, kaya mong matutunan kahit anong klaseng skills na gusto mo. Cash flow, paano humawak ng pera, paano mag-close ng sales, paano mag-handle ng tao, lahat yan madaling-madali yan matutunan. Paano? Napakasimple. I-type mo lang sa Google, sa YouTube, yung gusto mong matutunan. I-type mo, gawin mo. Pag ginawa mo, I'm sure marami kang mai-encounter na, ala, bakit ganito? Di magtatanong ka ngayon. O maghanap ka naman ng tao na marunong doon, tanungin mo at doon ka na mas matututo. Sabi nga nila, palaging ganito yan eh. If you know, you'll know what you know less and less. Ulitin ko ah. If you know, you'll know what you know less and less. Ibig sabihin, ang isang bagay na alam mo, malalaman mo, na ang yung alam mo, kukunti pa lang pala. In short,
simulan mo lang. Kung ano yung gusto mong matutunan, simulan mo lang. Huwag don't overanalyze. Walang taong pinanganak na meron ng skills na ganun. Kasi tandaan mo, lahat tayo pinanganak, hindi pa tayo marunong magsalita. Ibig sabihin, lahat ng skills na meron sa bawat isa, natutunan lang nila yan. Kung natutunan nila, kaya mo rin yan matutunan. Kaya sa akin, di ba, yun ang skills na natutunan ko before nung nagsisimula ako sa pagde-network. Currently, right now naman, ang skills na gusto kong matutunan, yung pagiging professional at formal ng mga malalaking negosyante. Kasi katulad sa akin, kaya nga sabi ko gusto ko na magkaroon ng working hours kasi wala talaga akong working hours eh. May scheduled ako, may mga schedules ako na sinusunod, pero meron din ako minsan pag ayoko, hindi ko ginagawa. May ganun din ako moment right now. Pero nung nagsisimula ako talaga napaka-strict ko sa schedule. Kaya lang, since ngayon may panibago kong goal na gusto ko talaga siyang ba-achieve by next year, kaya I need to be strict and disciplined again sa sarili ko. Kaya susundin ko talaga yung mga dapat kong schedule every day. Number 6, remove the blockage to your goals. Ibig sabihin, analyze mo ng classmate. Sino ba yung mga kaibigan ko na hindi nakakatulong sa goals ko? Tanggalin ko muna. Again, ito nagiging problema ka sa atin, yung tinatawag na attachment. Classmate, kung yung goal mo, ugali mo, or nakasanayan mo, or vices mo na hindi nakakatulong sa'yo para sa magiging goal mo by next year sa mga plano mo, cut them in your life. Hindi ko naman po sinabing awayin mo, hindi ko naman sinabing hindi na kayo magpapansinan. Ano pa naman kung isang taon, wag mo munang pansin sila, lalo na kung hindi naman sila connected sa goals mo. Kasi always remember this, we only have a limited time. Hindi natin kayang pakisamahan lahat ng tao, hindi natin lahat kayang puntahan lahat ng okasyon. Kaya kailangan mo mag-prioritize ano yung pinaka-need mo, ano yung connected sa goals mo, at ano yung hindi. Basta lahat ng hindi, cut. Lahat ng makakatulong, dagdagan pa lalo yung oras na i-spend doon or dagdagan pa lalo yung ginagawa mo tungkol doon kasi where attention goes, the energy flows. Ibig sabihin, kung ano yung bagay na pagtutunan mo ng pansin, yun ang mas lalong dadami ng dadami ng dadami. Kaya kung nakatuon ka palagi sa positive, mas dadami ang positive. Kung nakatuon ka palagi sa negative, mas dadami ang negative. Kung magtutuon ka sa mas maraming way para ma-achieve mong pangarap mo, lalong marami kang way na makikita. Pag nakafocus ka sa mga rason bakit hindi mo siya makakuha, lalong marami ka rin rason na makikita. Kaya it's your choice, it's your call. Number 7, anticipate challenges or changes. Hindi po lahat ng plano natin nangyayari, kaya mas maganda, meron kang plan A, meron kang plan B, meron kang plan C. Ibig sabihin, parang sa akin, may sales akong gustong mahabol, may sales akong gustong makuha. Ngayon itong sales na to, pag hindi ko to nakukuha, ang gagawin ko, magkakaroon ako ng group goals, i-orient ko lahat ng grupo ko, titingnan ko. Pag hindi pa rin yun, meron ako personal na handle na sila naman ang imomotive ko, inspire ko para ma-hit yung gusto kong target na sales. Pag hindi pa rin nila na-hit, sarili ko na po mismo ang i-goal set ko. Kaya yun ang pinaka-importante, classmate. Laging tatlo sa akin. Group goals, kinakausap ko lahat ng grupo ko. Pag hindi na-hit yung goal na gusto ko, kakausapin ko yung personal na handle ko. Pag hindi pa rin, pangatlo, syempre, sarili ko na ang ipupush ko at ipipressure ko talaga. Parang sa payables din, classmate. Pag meron ako mga binibili na bayarin, meron ako palaging tatlong source of income na pwedeng magbayad. Una, network side. Pangalawa, isang sideline ko. Pangatlo, ibang sideline ko pa. In short, hindi ako nagbibase sa iisa lang. Kasi pag nagbase ka sa iisa lang, paano pag sumablay? Doon na sumasakit ulo mo. Kaya dapat laging meron kang pinakadulo na ikaw ang may control. Ibig sabihin, may babayaran ka. Itong babayaran mo, iniisip mo kasi may magbabayad din sa'yo. Medyo pwede yan, first choice mo. Kasi ang tanong din, paano kung hindi magbayad sa'yo? Di, meron ka pang panibagong isa pa. Paano kung hindi pa rin? Doon na dapat meron ka pa rin extra pera na kaya mo pa rin mabayaran. Kasi, classmate, napaka-importante sa mundo ang word of honor. Pag meron kong word of honor, mas marami kang magiging katransaksyon, mas magiging napakadali lahat para sa'yo. And sa ating number 8, review and adapt. Kaya magkakaroon ka ng monthly meeting, weekly meeting sa lahat ng mga taong handle mo or kung wala ka pa naman in-handle, meeting mo sarili mo. Kumusta ba? Ano nangyari? Na-achieve ko ba yung dapat kong ma-achieve? Kung hindi, ano yung dapat kong dagdagan? Mas dapat ko bang sipagan? Mas dapat maganit? Kasi bottom line, ako lagi ko itong sinasabi sa lahat. Pag hindi mo pa nakukuha yung goals mo, isa lang naman kailangan mong gawin. Mas magsipag ka.
yun lang. Wala na ka nung ibang gagawin kasi pag mas magsisipag ka, mas matututo ka, mas gagaling ka at mas makikita mo yung mga dapat mong ayusin sa buhay. Kaya para sa akin, classmate, sa pagtatapos nitong vlog na to, napaka-importante na gumawa ka ng plan, pero useless po yung plan mo kung hindi ka magkakaroon ng consistency sa gusto mong gawin at lalong-lalo na kung hindi ka magkakaroon ng actions. Kaya napaka-importante po ng disiplina na by next year, isulat mo lahat ng gusto mong ma-achieve. And dapat whatever your situation, your emotion, you need to do your job. Ibig sabihin, wala ka man gana, gawin mo pa rin trabaho mo. Sobra mong saya, gusto mo pahinga, gawin mo pa rin trabaho mo. Sobra mong lungkot kasi grabe pinagdadaanan mo, gawin mo pa rin yung trabaho mo. Diyan na po pumapasok yung tinatawag namin na whatever it takes. If you have a job, do it. Kasi kailangan mo siyang tapusin kasi malayong malayo pa ang kaya mong marating sa buhay. Kaya dito mo tayo, classmate! Bye-bye.